ang tinaguriang Emerald City of the South at Gateway to Calabarzon. Dahil sa mabilis na pag-unlad ng lungsod, ito ang dahilan upang maituring isa sa pinakamaunlad na lungsod sa Metro Manila at business-friendly city naman sa buong Pilipinas. Over the years, the world does the government work hard para maibigay at maipakilala ang Muntinlupa. Nakikilala na tayo ng paunti-unti sa ating bansa at higit lalo't sa buong mundo. Muntinlupa was once a hall of fame for the business-friendly city sa buong Pilipinas. 3 times nating nakuha ang award na ito. Napanalunan na din natin ang isa sa mga parangal, ang Galing Pook Award, na kung saan tayo ay naparangalan dahil sa mga proyektong para sa kalikasan. So we are an environment city, we are a livable city, and most of all, we are business friendly. Tunay ngang larawan ng mabilis na pag-unlad ang lungsod. Kung noon, kinakatakutan ito dahil matatagpuan dito ang tanyag ng New Bilibid Prison. Ngayon naman, marami na ang dito nagnanais manirahan at magtayo ng negosyo. Subalit, sa bilis ng pag-unlad ng lungsod at paglobo ng populasyon, hindi maiiwasan ang pagdami ng bilang ng mga sasakyan. Katambal na yata ang masikip na trapiko. Mabigat na trapiko, ayan ang bukang bibig ng ilang mananakay at maging mga tsuper sa Muntinlupa. At tila wala na yatang pagbabago pagdating sa daloy ng mga sasakyan. Hindi lang ito suliraning panglungsod, ito din ang isang mabigat na suliraning pilit na sinusolusyonan ng ating pamahalaan. Of course, pangit, nakakainis. Eh, you wanna get your work done on time. Kaso, syempre, down traffic, mababa. Lalo pa babado, malilig ka pa, may natis na Monday. Tapos, lalo pa namamadala, emergency. So, ito ka makapagkasalakang tutuhan ng business in a timely manner. So, saan part po na Muntinlupa madalas mag-traffic? Dito sa bayan tsaka sa ano, sa bandang Quezon. Bakit po madalas mag-traffic? So, ano, ano, kadalasan ano talaga dyan, saan yung tri-street dito sa ano, kasi yung sumita ng sumita. Ah, nag-outer cross ka. So, ano, hindi na kami makadaan. Tapos, yan sa ano, sa sakit street, dapat priority na mga palabas dito. Sobrang titi ngayon. Ayaw, hindi ko lang ang day na ibang nila yung ano. Kasi lang dito dati yung ano ako. Lalo ko siya kasama. So lalo pong nagpabigat. Gano'n po ka, ano po yung epekto nun sa inyo bilang driver? Ay, sobrang. Para mabawasan yung ano na yung biyahe. Mabawasan. Yun talaga ang ano dyan, sa dyan, lalo na plus hour. Kasi yung pagpunta ng Quezon City, pagpunta ng Manila, lahat lang, dito sabay-sabay. Kung nagkasa sa labad mo? Oo, pagpunta ng Paklaran, dito na lahat ang paglalabasan. Yun ang una talaga dyan. Ayon sa mga otoridad, nakadaragdag daw di umano sa mabigat na trapiko ang mga pasaway na pedestrian na tumatawid sa mga di naman dapat tawiran, gaya na lamang ng mamang ito, na parang walang nakikitang karatula sa kanyang harapan. Pero gaano po ba ka-epektibo yung ginagawa niyong service po para sa Muntinlupa? Hindi natin masabi kung 100% yan kasi basta yung pangkuli namin, ginagawa namin. Kasi po kanina, naglibot-libot po kami, may nakikita po kami tumatawid pa rin po sa, lalo doon sa underpass doon. Oo naman, kasi yung mga tropa natin puso, minsan walang tao dyan. Kulang kasi kami sa tao ngayon. Talaga may mga taong sadyang ganun. Doon saan yung bawal? Doon sila. Doon sila. Pero kung kami tatanungin talaga, ay kung na pinagbabawal na talaga yan. Marami naman po bang na-aksidente na tatawid sa kanila. Ganyang cause, may na-accidente rin. Pero kung talagang iwasan nila yan, siguro wala na yung zero casualty tayo. Ang ilan sa mga estudyante, umaalma na din sa bigat ng trapiko na kaninang nararanasan sa tuwing sila ay papasok sa kanilang paaralan. Sa naranasan namin, sa sobrang traffic nga, medyo nalilate kami.
hindi kami nakakapasok sa tamang oras. Kahit gumising ka na maaga, banda munisipyo, traffic naman, wala din yung gumising ng maaga. Kasi ng mama ko, ano sa ispo ko na-uwi. Eh pagka nagtra-traffic ko sa may bulit po, sa may MBHS po, ang dami po nilang lumalabas. Kaya po nagkakos sila ng traffic. Traffic ano na yun eh, sakit na ng bansa yan. Talagang salipo nga na inyong ano. Lagi nga doon na yun. Tapos yung ano, sa yung munisipyo talaga, lagi traffic doon. Lagi kami nalilate dahil doon. Kahit agahan talaga namin, ayun talaga. Aking pinuntahan ang mga lugar na may mabigat na trapiko. Mapapansin ang mga nagkalat na no jaywalking signs sa kahabaan ng munisipyo at sa bayan ng poblasyon. At kalapit lang din ito ang mga nagkalat na traffic enforcers sa mga nasabing lugar. Pero may nakakalusot pa din sa mga ito at pilit tumatawid na parabang nakikipagpatintero sa mga driver. Sinadya ko ang tanggapan ng Muntinlupa Traffic Management Bureau o MTMB kung ano ba ang kanilang aksyon sa mga taong lumalabag sa batas trapiko. Pag may huli kami mga driver ng sasakyan, muna-muna pinapatabi namin sila. At pagka tumabi na, magalang na hinihingi namin sa kanila yung kanilang lisensya. At sinasabi namin kung ano yung kanilang paglabag. Pagka nasabi na po namin, sinusulatan na po namin yung aming panikit. Kapalit ng kanyang lisensya na aming kukumpiskahin yung pinaka-ticket at tutubusin po dito sa aming tubusan dito. So meron po ba tayong improvement pagdating po sa, ano ba, sa term po na to, meron po ba tayong naging improvement sa ating traffic? Sa totoo talagang maraming improvement ngayon kumpara sa mga nakaraang mga panahon na sa ngayon kasi, especially itong Alabang na wala na yung mga nakapaligid na mga vendors. Hindi man siguro totaling nawala, marami na po ang naibawas dyan, kaya medyo lumuwag na rin po. Para po ang mga bangketa, maluwag na nadadaanan ng mga tao. Hindi po sila kalat sa kalsada na nakapagdudulot ng sagabal sa daloy ng trapiko. Ano po yung violation ng isa? Bakit siya lang? Unloading, unloading. Unloadingan lang natin. At so, verbal warning pa lang po sa kayo. Ayun nga din po yung sabi nung sana kanina. Nabanggit din ang ilang mga madalas na traffic violations ng mga Muntinlupeños. Nangunguna na dito ang no helmet sa mga driver ng mga motorsiklo. Sumunod naman ang no jaywalking para sa mga pedestrian. Malaki din ang naiambag sa pagsikip ng trapiko sa lungsod ang mismong mga pasaway na mamamayan nito na tila ba walang batas na sinusunod. Kahit nagkalat na ang mga karatula sa lansangan, ay sige pa rin. Ano ka-epektibo yung ginawa ng city government ng Muntinlupa patungkol po sa traffic? Yung paglalagay po ng ganyan? Actually, nabawasan yung, ano, yung traffic dito. Kasi nga yung aming tricycle yan, kung wala yan, tawid na tawid. Pagka tumawid, nag-i-stop yung ating ano, Tatanong lang po namin, sir, kung epektibo po ba yung paglalagay ng jaywalking sa iyo po dito sa populasyon? Sa ngayon, medyo unti-unti na natutupad na natin. Kailangan kasi. Sa una, medyo mahirap. Maayos din. So may mga nahuhuli naman po ba kayo? Meron. Nakatulong natin na barangay captain ng populasyon. Ano po ba yung mga violations natin? Dito, jaywalking lang. Una-una, titingnan natin. ID, sendula, tapos ma-warningan natin sila. Tapos pag nahuli po ulit? Pag nahuli ulit, bibigyan na natin ng multa. Sa muna, bibigyan muna natin ng pangaralan. Sa ngayon, pinag-aaralan pa ng ordinansa. So sa ngayon po, wala pa pong namumultahan ng ID? Puro ina-warningan natin. Pangalawa, hindi natin na ganun. Magkantayin natin ang bayang mag-iwi. Community service po. Ganun naman. Mag-aalas 7 ng umaga, nang sinimulan ko ang pagbiyahe mula Sukat hanggang sa PL Moon upang alamin ang sitwasyon ng trapiko. Umaga, susubukan po namin bumiyahe mula dito sa Sukat Muntinlupa City papunta po sa eskwelahan namin para malaman po natin kung gaano katagal ang traffic o kung gaano katagal kami babiyahe mula dito hanggang Muntinlupa City or sa PL Moon. Subukan po natin.
napag-alaman ko na malaki ang naging pagbabago sa daloy ng trapiko sa Muntinlupa. Kung noon, alas 7 pa lang ay traffic na. Sa Alabang naman, tila skyway dahil di ito kakikitaan ng build-up ng mga sasakyan. Ngunit sa bayanan patungong Alabang ay sobra ang traffic. Ang dahilan, mga driver na nangunguha ng mga pasahero. Kaya ang resulta, mabigat na trapiko. Sa munisipyo naman ay nagsisimula pa lang ang build-up ng mga sasakyan. At tila normal na ito sa gawing ito ng ating lungsod dahil sa mga papasok na empleyado at mga lumilikong sasakyan. Subalit, taliwas naman ito sa bayan ng poblasyon. Tuloy-tuloy ang daloy ng trapiko. Gayun din naman, paakyat ng katarungan. Ayan, no? So 7:34 na makarating kami dito sa Maypil. At biyahing motor yun, paano pa kaya kung nag-commute ako? Siguro abot din ako na sa oras papunta rito sa Maypil. And check po natin yung oras, it's 7:34. Ayan, so kung magko-commute kayo, dapat agahan nyo. Siguro mga alas 7 talaga, 1 hour before your class para at least hindi kayo nalilate pagpapasok kayo sa eskwelahan. Lalo-lalo na pag mga taga PL Moon galing sa sukat. So sobrang traffic ang asahan nyo pag rush hour talaga. Aking napag-alaman na iba't iba ang sanhi ng trapiko sa Muntinlupa. Nagkataon lang siguro na maraming development ang ginagawa sa ating mga kakalsadahan at hindi naman talaga ganoon kalala ang trapiko sa ating lungsod. Marahil, nasaktuhan ng marami sa ating mga kababayan ang tinatawag na rush hour. Kahit mainit ang panahon, ay nariyan pa rin ang mga magigiting na traffic enforcers at ang iba't ibang ahensya ng lokal na pamahalaan upang maisaayos ang trapiko sa lungsod. Huwag naman sana tayong maging pasaway sa ating lipunan. Tumawid tayo sa mga tamang tawiran at sumunod sa batas trapiko. Dahil kung walang pasaway, driver man o pedestrian, ay tiyak traffic free ang ating lungsod. At kung malayo man ang biyahe, ugaliing gumising na maaga upang hindi maging dahilan ang trapiko. Huwag na tayong magtanong kung ano magagawa ng pamahalaan sa ating mga sarili. Salip tanungin natin ang ating sarili kung ano ang magagawa natin para sa bayan. Ako po si Raffy Rodriguez at ito ang nakatala sa aking dokumentaryo.